Magandang araw po. This is Mer Laison, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararagal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ng aking kapwa. Ikinararagal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanan ng impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at magsasaka sa probinsya, dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle, self-watering plant. Ngayon pong araw na ito ay tatalakayin ko ang paggawa ng OHN, Oriental Herbal Nutrients. Ito po ay magagamit ng bawat isa sa atin, ang bawat isang magsasaka, bawat isang urban farmer, urban gardener sa kanilang mga tanim na iba't ibang uri ng alaman. Dahil ang OHN po, ito po ay pamatay at pantaboy ng lahat ng uri ng insekto na maaring manira sa ating mga alaman. Hali po kayo, samaan niyo ako. Gagawa tayo ng OHN. Ito po ang mga sangkap na paggawa ng OHN. Una po ay bawang o garlic. Pangalawa ay luya. Tapos sa pangatlo ay sibuyas. Pang-apat ay sili. Yung pong manghang na sili. At pang-lima ay vegetable oil, no? Yan po, no? Vegetable oil. At siyempre po yung pang-anim ay brown sugar. Pero mas the best po molasses. Pero wala po tayong makuhang molasses, kaya brown sugar na lang po ang gagamitin. So, gayatin po muna natin ang sibuyas. Sunod ay ang bawang. Ganun din po, gayatin din po, ano? Ganoon po ay ang luya. Ganoon din po, no? Gagayatin din po siya ng maliliit na gayat. Ito po sa sili, be sure po ay nakagwantis kayo, no? Dahil manghang po ang sili. Pag hindi po kayo gumamit ng guantes, masakit po yan sa kamay. Ha? Yun, alos kumatas-katas na. Oh. Yan po, katas-katas na siya. No? Digdig na siya. Malinit mo natin ngayon dito. Okay, ngayon po ay titimbangin natin ngayon yan. Nasa 100 grams, no? Lagay na po natin ngayon dun sa ating pag-iimbakan. Ito po
yung asukal, 100 grams na asukal. 1:1 po. Yun. Kahit po sumobrang konti, okay lang naman po yun. Pag-aluin na po natin ngayon yan. Katas-katas na po yung ating mixture. Lagay na po natin ngayon ang vegetable oil na 1 kutsarang vegetable oil. Okay, takpan na natin. Alright. OHN. Ginawa po ito ng July 1, 2020. Okay? Be sure po, lagyan nyo ng date, ano? Para alam nyo po kung kailan nyo ito ginawa at kailan nyo siya pwedeng gamitin ipang-spray sa ating mga halaman. Okay, imbak na po natin ngayon ito. Itago po natin sa 1 lilim na lugar. After 1 week ay pwede na rin siyang gamitin. Ating ginawang OHN, Oriental Herbal Nutrients. So ito na po, ating ginawang OHN after 10 days. Malalaman niyo po kapag ang inyong ginawa ay magandang pagkakagawa kapag inamoy mo ay mabango, no? Ay, bango. Ayan, no? Kapag po sira po yung ginawa mo, maasim at mabaho po yung amoy. So ito po, amoy na amoy po yung ano, yung bawang, sibuyas, sili, ano, mabango po yung kanyang amoy. Dahil po dun sa nilagay din nating asukal na brown sugar, ano? Be sure po laging malinis ang iyong gamit na gagamitin para hindi po ma-contaminate yung pong ginawa nating mixture na OHN. And po, sasalain na, gagamit po tayo ng malinis na pansala, ha? Pong dunot-dunotin pa yan, ano? So yung hindi po nalusaw na mixture ay pwede nyo pong ilagay sa ginagawa po ninyong compost, ano? Lagay na po natin ngayon dito. Lagay po tayo ng imbudo. So yan, nakadami rin po tayo, no? Kung urban gardening ka lang po, matagal nyo na po itong gagamitin, no? Once a week, pwede po kayong mag-spray nito. Sa ganun po ay mataboy lahat ng uri ng insekto. Yung mga aphids po, patay dito, ano? Yung mga langgam. Pero yung iba pong insekto, like yung mga uod or mga fruit fly, yan, lalayo lang po. Sa amoy lang po kasi nyan, ayaw na nila. Lahat po ng uri ng insekto, ayaw nila sa ginawa natin na ito. Ngayon po ay actual application po tayo, no? 100 ml na tubig, you know? So ito po ang ating OHN, 1 kutsarang OHN. Okay, actual application na. Prevention is better than cure po, ano? Kahit wala pang naninira, pwede na po kayong mag-spray na to once a week. So sana po nakapagsira ko ng paggawa ng OHN, ano? Pang pamatay at pantaboy po sa lahat ng uri ng insekto sa ating mga halaman. Pwede po ito sa palay, sa munggo, sa soybeans, sa mangga, sa mais, ano? At saka sa mga green leafy vegetables po, ano? Iba't ibang uri ng vegetables, pwede po ito. Asa yung mga aphids po, patay kagad po kapag dinaanan nitong ating ginawang OHN. So, kayang-kaya nyo pong gawin ito. Nagawa po ito ng mag-isang reporter at simple-simple lang po ang paggawa. The best po ay kung meron kayong grinder, i-grind na po ninyo. Pero kung maliit na volume lang po ang gagawin ninyo, ay pwede na pong almires tulad po ng aking
ginawa kanina. So sana po nakapag-ambag ako ng kaalaman sa inyo sa inyong pag-garden, ano? Pag-farming or urban gardening. Shoutout po muna kay Senaida Ramirez, kay Jan Jomark Pereira, kay Diana Marie Pablo, kay Edna Mendita ng Prima Cassava Food Products ng Calamba, Laguna, no? Napakasarap po anong kanyang the best cassava at ang kanyang pichi-pichi. Ganon din po, shoutout din kay Maria Pajardo. Shoutout din kay sa 4J Farm Texas Channel ng pamilyang Martinez na nakabase po sa US. Ganon din po kay Monica Sandra Ronda. Ganon din po sa Green Hands Channel, sa Basketball Chismis PH, kay Brian Jimenez, sa Siru Vlog, at kay Jinky M. Bago po ako magpatapos, ay nice ko rin samantalain itong oras na ito na magpasalamat po sa mga subscriber ng Magsasakang Reporter. Kaya po patuloy na lumalawak, lumalaki yung aking channel dahil po sa inyo. Kaya po ito puso'ng nagpapasalamat sa inyo. Ngayon pong araw nito ay malugod kong ina-announce na umaabot na po sa mahigit 17,000 yung mga subscriber ng Magsasakang Reporter. So muli po, maraming salamat sa mga subscriber, ano? Sa mga hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa aking channel, ang Magsasakang Reporter. Like and share, click the bell button. Nang sa ganun po, kapag may meron akong bagong tutorial, ay ma-impormaan po kayo. So maraming salamat po sa panonood. Stay safe. God bless us all.